Nakasunod si Nanay Nelia sa kanila. Ibinaba ni Grant si Kali sa sofa. Umupo siya sa tabi nito. How are you feeling? Saan ba ang masakit? My head hurts. Pakaramdam ko umiikot ang paligid. Sagot ni Kali na bahagya pang pumikit. Bagaman napanatag ang loob ni Grant na wala itong idinadaing na injury, dulot ng pagkakabangga nito sa bakod. Nakaramdam ulit siya ng inis dahil ang idinadaing nito ay dulot ng alak na ininom nito. Anak, painumin mo muna siya ng tubig pagkatapos nitong kape para mawala kahit paanong pagkalasing niya. Ani Nanay Nelia na lumabas mula sa kusina. Ganun ngang ginawa ni Grant. Nakakailang higop pa lang ito ng kape ay sumenyas na ito na ayaw na nito. Mukhang hindi naman nakatulong ang kape upang tuluyang mawala ang pagkalasing nito. Nay, dadalhin ko na lang ho siya sa guest room. Aniya kay Nanay Nelia. O sige, mauna na ako doon para maglagay ng bagong bedsheets at mga punda. Anito at umalis na. Muli ni Grant na itinuon ang atensyon kay Kali. Halos nakahiga na ito sa sofa. Nakapikit ito bagaman panay naman ang galaw. She seemed restless. Hinawi niyang ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha nito at marahang hinaplos ang noon nito. Umungol ito na tila na ginhawaan sa ginagawa niya. How do you feel now? Masuyong tanong niya. Sleepy. Nakapikit pa rin tugon ni Kali. I want to faint. Binuhat na ni Grant ito at dinala sa guest room. Umungol ulit ito nang lumapit ang likod nito sa kama. Abay, kaganda palang bata ni Re anak. Ani Nanay Nelia. He could only agree to that. Teka, parang kilala ko siya ah. Parang nakita ko na siya, Grant. Siya si Kali Gonzaga, hunay. Aniya. Isa ho siyang modelo at naging host ng isang TV show. Isa ho siya sa mga talents ni Tita Minda. Siya nga! Bulalas nito. Akalain mo ba namang dalawin tayo ni Kali Gonzaga, ano? Bakit daw siya naparito? Ang sabi ho ni Tita Minda, dito raw ho muna si Kali. Magbabakasyon ho, ganun. Nakiusap ho si Tita na tayo na munang bahala sa kanya. Ganun ba? Abay, mabuti na magkaroon naman tayo na kasama rito. Tsak na matutuwa ang mga manggagawa sa farm kapag nalamang nandito si Kali Gonzaga. Napakaamon na mukha ng dalaga habang mahimbing na natutulog. Hindi nakakasawang pagmasda nito. O, hindi ba talagang maganda siya, Grant? Tanong ni Nanay Nelia. Kaamon na mukha, pero mukha malaki ang problema. Nilingon niya ito. Paano niyo ho nasabi? Lasing habang nagmamaneho eh. At sa halip na sa piling ng pamilya magbakasyon, ay dito pa sa atin pumunta. Wala raw siyang kamag-anak o kaibigan dito, Nay. Nasa Amerika ang mother niya. Ganun ba? Hayaan mo at gagawin kong lahat para magustuhan niya ang pamamalagi niya rito. Patatabain ko yan. Abay kapayat ng katawan. Napangiti na lang si Grant sa tinura nito. Hindi ba't modelo rin siya? Oho, kaya pala ganyang kapayat. Sa pagkakaalam ko, pinagbabawalang kumain ng marami ang mga modelo. Siguro nga ho, sabi na lamang niya. Kayo na muna ho ang bahala sa kanya. Aayusin ko lang ang damage ng bakod, pati na rin ang kotse niya. Sasaglit din ako sa farm. Hala, sige, lumakad ka na, ako nang bahala dito. Dadalhin ko rin ho siya mamaya sa ospital para ma-check up ng doktor. Bago lumabas ng kwarto ay muli pa ni Grant na pinagmasdan si Kali. Ni sa hinaga pa hindi niya inaasahang magagawi ito sa flower farm na makakasama niya ito sa bahay. Nangihinayang at nalulungkot lang siya kung bakit kailangan pang magkaroon ito ng relasyon sa isang pamilyadong lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwalang magagawa nito ang ganoon. Ayaw niyang paniwalaan ang kanyang puso at hindi niya alam kung bakit. Nananakit ang buong katawan ni Kali nang magising siya. Ngunit mas doble pa yata ang sakit ng kanyang ulo. Parang binibiyak iyon na hindi niya maintindihan. Nasa po niya ang ulo nang bumangon siya. Hilong-hilo pa rin siya. Napakuntang noon niya nang mapansing hindi niya kilala ang kumot na gamit niya. Kahit ang bedsheet ay hindi pamilyar sa kanya. Am I in a hotel room or something? Iginala niyang tingin sa paligid. Maganda at malinis ang buong silid. Simple lang iyon. May built-in cabinet,
bedside table na may nakapatong na lampshade, full-length mirror at rug sa sahig. Mayroon ding sliding door na yari sa kahoy ang frame sa patungo sa terasa. Mula sa glass panel ay nakita niyang maliwanag na sa labas. Mukhang mataas na ang sikat ng araw. Wala nga siya sa sariling silid sa condominium unit niya. Ngunit hindi rin niya alam kung saan siya naroon. Ang huling natatandaan niya ay nagtanong siya sa empleyado ng coffee shop na nadaanan niya upang alamin ang daan patungo sa Olivares Flower Farm. Naalala niyang natunto naman niya ang lugar. Yun nga lang ay masyado na siyang nahihilo upang makontrol pa ang kotse niya. Huli ng pagtapak niya sa preno dahil bumangga na siya sa bakod. May natatandaan siyang lalaking tumulong sa kanya makalabas sa sasakyan. Kilala niya ang lalaking iyon at alam niyang kilala rin siya nito dahil binanggit nitong pangalan niya. Hindi nga lang niya maiisip kung saan at paano niya nakilala ito. Ngayon, alam niyang malamang na naroon siya sa bahay nito. Flower farm ng pamangkin ni Minda ang sadya niya. Nanlaki ang mga mata niya. Kilala na niya kung sino ang lalaking yun na tumulong sa kanya. Natatandaan niyang nagalit ito sa kanya kanina. Ito ang lalaking na kilala niya sa opisina ni Minda noon. Ito ang aruganteng lalaking nagtanggal ng sigarilyo sa bibig niya. Sa bandang huli ay nalaman niyang pamangkin ito ni Minda. Grant, yun lang alam niyang pangalan nito. Madalas niyang marinig yun kay Minda. Hindi naman niya naisip na ang pamangkin tinutukoy nito na may-ari ng flower farm kung saan muna siya mamamalagi ay ang pamangkin din ito na nakilala niya sa opisina nito. At naroon siya ngayon sa bahay ng lalaki. Pabiglang ibinaba ni Kali ang kumot na nakatakip sa katawan upang makita kung ano na ang suot niya. Hindi siya nagkamali ng hinala. Iba na ang suot niyang damit. She was now wearing floral pajamas. Sino ang maaaring nagpalit ng damit niya? Si Grant? Pabigla ang ginawa niyang pagbaba mula sa kama. Ngunit muli rin siyang napaupo na makaramdam ng hilo. Maya-maya ay naglakad siya patungo sa pinto at bahagyang binukasyon. U-style ang ikalawang palapag ng bahay. Sa gitna noon ng hagdan pababa sa first floor. Dalawang pinto ang katapat ng kwartong gamit niya. Nakita rin niyang may isa pang kwarto na katabi ng silid na ipinapagamit sa kanya. Sa pinakagitna ay may isa pang pinto. Lima lahat ang silid na naroon. Pinakiramdaman niya ang unang palapag. Wala siyang naririnig na anumang ingay mula doon. Walang boses na nagkakasayahang mga bata o kaya naman ay boses ng ilaw ng tahanan. Ilang beses na rin niya narinig kay Minda na madalas nitong kulitin ng pamangkin na mag-asawa na. Muli niya isinarang pinto at sumandal sa likod noon. Masarap sa mga mata ang kabuuan ng silid. Hindi crowded ang mga gamit kaya maluwag yung tingnan. Lumabas siya sa terasa. Naingganyo siyang pagmasdan ng paligid. Sinalubong siya ng masarap at sariwang simoy ng hangin. Napakaganda ng tanawing bumulaga sa kanya. Tanaw mula sa bahay ang nagagandahang mga bulaklak sa flower farm. Hindi niya naranasang magbakasyon sa probinsya ng nanay o tatay niya, na tulad ng mga kaklase niya noong nag-aaral pa siya. Buong buhay niya ay sa Maynila siya nakatira. Kung ang mga kaklase niya inaabangan ng summer dahil sa pagbabakasyon ng pamilya ng mga ito, siya naman ay nasa bahay lang at tanging katulong ang kasama. Hindi niya naranasang ipasyal ng kanyang ina kahit sa luneta. Nakapunta lang siya sa iba't ibang lugar na maging modelo siya dahil sa mga out-of-town pictorials niya. Hindi naman siya mahilig magbakasyon. Kapag walang trabaho, kung hindi manood ng mga pelikula at mag-ikot-ikot sa Maynilaan, tulog lang ang tanging ginagawa niya. Kaya naman, masasabi niyang ang lugar na iyon, ang tanawing kaharap niya ng mga sandaling iyon, ang pinakamagandang nasilayan ng kanyang mga mata. May kubo sa gitna ng farm. May mga nakita siyang tao na nagtatrabaho sa farm. Hindi niya alam kung isa ba sa mga yun ay ang pamangkin ni Minda na si Grant. Ipinikit niya mga mata upang lalong damhin ang sariwang hangin at ang banayad na sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Napakasarap sigurong tumira sa ganoong lugar. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa polusyon at malayo sa paningin ng mga mapanghusgang tao. Noong maliit siya, minsan niyang pinaniwala ang sarili na nakatira siya sa isang simpleng bahay na may magandang hardin kasamang kanyang mga magulang na nagmamahalan ang mga ito at laging naroon, handang magbigay ng pagmamahal at pagkalinga. Yun ang mga panahong nangungulila siya sa kanyang ina. Mga panahong nakakatulugan na lang niya ang paghihintay sa pagdating nito.
hanggang sa napagsasabihan na siya ng yaya niya dahil ayaw niyang matulog sa kanyang kwarto. Mas gusto niyang mahiga sa sofa para abangan ang kanyang ina. Ipinilig ni Kali ang ulo at muling dumilat. Ayaw niyang mahaluan ng isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot ang magandang tanawing iyon. Sinusuri ni Grant ang mga bulaklak na mapadako ang tingin niya sa gawin ng bahay. Mula sa kinatatayuan ay tanaw niya ang babaeng nasa terasa at nakamasid sa farm. Si Kali, gising na ito. Pinuno ng kakaibang ligaya ang dibdib niya habang nakikita ito na nasa bahay na kinalakhan niya. Malayang pinaglalaroan ng hangin ang mahabang buhok nito na tila hindi alintana nito. Kuya Grant, sino yung babae nasa terasa? Tanong ni Jonel na hindi niya namalayan ang paglapit. Sa farm din nagtatrabaho ang mga magulang nito. Dumating ba si na Ate Belle? Hindi. Kaibigan siya ni Tita Minda at dito magbabakasyon. Maganda ba kuya? Mukha kasi maganda kahit sa malayo. Maganda nga, pero malaking tanda sa'yo. Natatawang wika ni Grant sa 16 anyos na binatilyo. Hindi mo na lang kasi pagtuunan ng pansin si Cheche. Hani ang tinutukoy ay ang apo ni Mang Ponso. Masyadong isip bata si Cheche. Hindi ko malaman kung anong gusto. Minsan mabait sa akin, pero kadalasan masungit. Gusto ko yung matured. Matured pala ha? Nakangiting wika niya. Kung hindi ka naman pinapansin ni Cheche, natataranta ka rin. Si kuya talaga? Anitong napakamot sa ulo. Muli ni Grant na pinagmasdan si Kali na nasa terasa pa rin. Makatagal kaya to sa ganung katahimik na lugar? Baka wala pang dalawang araw ay magpaalam na ito upang bumalik sa Maynila. Sa tulad nitong sikat, sana ito sa buhay sa syudad, lalo na sa nightlife. Maaaring magandahan ito sa lugar na iyon sa una, ngunit sa mga susunod na araw, tsak na maiinip na ito. Maya-maya ay bumalik na ito sa loob ng silid. Kailangan na rin niyang bumalik sa bahay upang alamin ang kalagayan nito. Sasamahan din niya ito sa ospital upang matiyak na talagang maayos ito. Naitawag na rin niya kay Tita Minda na dumating na roon si Kali. Nang malaman nito ang nangyaring aksidente, ay nag-alala ito. Napanatag lamang ito na ipangako niyang siya na ang bahala sa dalaga. Gagawin niya ang nararapat na pagtrato sa isang bisita. Hindi naman niya kailangan kaibiganin si Kali habang naroon ito. Hahayaan na niya si Nanay Nelia sa parting iyon. Hindi niya gusto mapalapit pang loob sa dalaga. Hindi dahil sa ayaw niya ito, kundi dahil natatakot siyang mahulog ang loob dito at masaktan lang kapag umalis na ito. Nagawa nitong pasukin ang puso niya sa minsang pagkikita nila noon. Ayaw niyang lalo pang tumindi ang epekto nito sa sistema niya. Mangyayari yun kapag hinayaan niyang mapalapit dito. Anak, gising ka na pala! Narinig ni Kali na wika ng isang matandang babae. Wala siyang anumang nasabi. Nanatili lamang siya nakatingin dito. Ako si Nanay Nelia. Pakilala nito sa sarili. Ako ang kasama ni Grant sa bahay na ito. Dinala kong almusal mo. Magandang umaga ho. Nag-aalang ang bati ni Kali. Pasensya na ho kayo at naabala pa kayo. Sus, wala yun anak. Anito pagkatapos ay lumapit sa kanya. Marang hinaplos nito ang kanyang likod sa pagkagulat niya. Nadama niya sa aplos na yun ang sinserong pag-aalala mula rito. Dahil hindi sanay sa ganoon, bahagya siya napaigtad. Tila hindi naman ito napuna yun. Iginiya siya nito papasok sa silid. Naipasok na ni Grant ang mga gamit mo. Ipagpaumanhin mo kung pinakialaman ko na yun at inayos sa closet kanina natutulog ka. May malinis na tuwalya. Bagong bimpo at toothbrush sa banyo, anumang oras na gusto mong maligo. Tidiklop nitong kumot na ginamit niya at inayos ang bedsheet sa kama. Nanatiling tahimik lang si Kali at nakikinig dito. Niminsan, wala pang nag-ayos na mga gamit niya para sa kanya. Hindi siya kumuha ng PA para tulungan siya kapag may pictorial siya. Kahit nahihirapan ay kinaya niya na mag-isa ang trabaho bilang modelo at TV host. May regular namang naglilinis ng unit niya at madalas na sa labas siya kumakain. Nag-alala kami ng husto sa iyo nang makita namin ni Grant na bumangga ang kotse mo sa bakod. Mabuti na lang at walang pinsalang nangyari sa iyo. Pagpapatuloy nito. Napansin niyo may fresh red roses na nakalagay sa vase sa ibabaw ng chest of drawers. Nahihilo ka pa rin ba hanggang ngayon anak? Tanong nito. Hindi na ho masyado. Matipid na sagot ni Kali. Alam niyang ginagawa nito yun upang mapalagay ang loob niya.
Ngunit dati na siyang reserve at may limitasyon sa pakikipag-usap sa kahit na sino. Sasamahan ka raw ni Grant mamaya sa ospital para makasigurong maayos ka. Nakangiti at magiliw na sabi nito. Hala, kainin mo na yung ininda kong almusal. Mukhang hindi ka kumakain ng maayos kaya ganyan kakapayat. Natuon ang pansin ni Callie sa pagkaing nasa tray sa ibabaw ng mesang naroon. May soup, sinangag, tapa, kamatis at hinog na papaya. Lutong bahay sa loob-loob niya. Hindi ilang beses na narinig niya na kumpara sa masasarap na pagkain sa restaurants, iba pa rin daw ang lutong bahay. Ni minsan na hindi pa niya na-enjoy yun. Nakasanayan na niya ang madalas na pagkain sa labas. Ah, kahit hindi na ho kayo nag-abala pa, hindi naman ho talaga ako nag-aalmusal, aniya. Abay, hindi maganda yung nag-aalmusal. Habang nandito ka sa bahay na ito, bubusugin kita ng mga masasarap na pagkain. Pero, magtatampo ako kapag hindi mo kinain ang mga luto ko, anito sa tono naglalambing. Nagugulat talaga si Callie sa kabaitang ipinapakita nito, gayong kakikilala pa lamang nito sa kanya. Kain na, Callie! Wala siyang nagawa ko hindi ang maupo sa silya at kainin ang almusal na inihanda nito. Alam mo ba na labis ako natutuwa at dito ka magbabakasyon? Anito. Inaabala nito ang sarili sa pag-aayos ng silid. Ngayon lang nangyari na may dumayong artista sa bahay na to. Nginitian lang niya ito at itinuon ang atensyon sa pagkain. Nang matikman niya ang pagkain, sa kanya natanto kung gaano siya kagutom. Buong araw nga palang halos wala siyang kinain na nagdaang araw. Anak, huwag mo nang uulitin ang pagmamaneho na nakainom ha? Maya-maya ay sabi nito. Ang mga rosa sa vase naman ang inaasikaso nito. Napakadelikado ng ginawa mong yun. Kaganda mo pa namang bata. May hirap na magalusan ang balat mo. Kung may problema ka, pwede mo naman yung sabihin sa akin kung wala ka mapagsabihan. Makikinig ako, anak. Nang tingnan ni Callie ang mukha nito ay parang gusto niyang maluha sa pag-aalalang nabanaang niya doon. Anong nakita nito sa kanya at ganun lamang ang kabaitang pinapakita nito? Tulad din ni Minda, ano ang nakita nito sa kanya at hindi pa rin ito tumitigil sa pagmamalasakit sa kanya? Kahit ni minsan ay hindi pa niya naipakita rito ang kahalagahan nito sa kanya. Nang maramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata, ay agad siyang nag-iwas ng tingin kay Nanay Nelia. Bahagyang iniyuko niya ang ulo at itinoon ang mga mata sa pagkain. Estrangherong may tuturing sina Minda at Nanay Nelia sa buhay niya. Hindi niya kaano-ano ang mga ito. Ngunit, daman niya ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Sige anak, kumain ka ng kumain. Ani ni Nanay Nelia. Hindi na niya napigil ang mga luha at naglandas na yun sa kanyang mga pisngi. Mabuti na lamang at may kumatok sa pinto at doon na tuon ang atensyon ng matanda. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Grant! Narinig niyang sabi ni Nanay Nelia. Napalingon siya sa gawin ng pinto. Sa pangalawang pagkakataon, muli sila nagtagpo ni Grant. Ang pamangkin ni Minda, raggedly handsome. Yun agad ang unang pumasok sa isip ni Callie upang ilarawan si Grant. Sa tansya niya ay nasa 5'11 hanggang 6 feet ang taas nito. Malinis na malinis ang gupit ng buhok nito. Moreno ang kulay ng balat nito. Maganda ang pangangatawan at mukhang sanay na sanay sa outdoor activities. Pwedeng-pwede itong maging isang modelo. Hi, bati nito sa kanya kasabay na isang tango. Kamusta ang pakaramdam mo? Marahan man ang pagsasalita ay hindi naman ito nakangiti. Seryosong mukha nito. Tumayo siya at humarap dito. Mabuti naman, sagot niya. I'm sorry kung masyado ko kayong naabala. About what happened, ako nang bahala sa damage. I had it taken care of, mabilis na wika ni Grant. Wala ka nang dapat pang alalahanin. Basta sa susunod, hindi mo na dapat ulitin ang pagdadrive ng nakainom. As a driver, alam mong delikadong ginawa mo. Hindi ni Callie nagustuhan ang tono nito. Kung hindi lamang siya nahihiya kay Nanay Nelia, ay hindi niya palalampasin ang sinabi ni Grant. Well, thank you. Yun lang ang tanging na sabi niya. Hindi niya akalaing mahaba rin palang pasensya niya kung susubukan lang niya. Grant, hindi ba sasamahan mo si Callie sa ospital? Sabad ni Nanay Nelia. Oho, Nay, sagot nito sa matanda. Callie, if you're ready, nasa baba lang ako. Hihintay na lang kita.
baling ito sa kanya. Pagkatapos ay muli nang lumabas ng silid. Nang ibaling niya ang tingin kay Nanay Nelia, hindi nakaligtas sa kanya ang pagtatakang nakabadha sa mukha nito. Para bang gulat na gulat ito sa inasar ni Grant? Hindi ba nito alam na talagang may pagkahambog ang lalaking yun? Pagpasensyahan mo ng batang yun, Kali. Pero mabait naman yun. That was very hard to believe. Mabuti naman at naubos mong inihanda ako. Komento nito nang kunin ang tray mula sa mesa. Saka pa lamang ni Kali na pagtuunan ng pansin na naubos pala niyang almusal na inihanda nito para sa kanya. Kita niya ang kasiyahan sa mukha nito. Magaan din na pakaramdam niya sa kaalamang kahit paano ay natuwa ito nang naubos niya ang pagkain. Lahat ng kakailanganin mo sa paliligo ay nasa banyo na. Anito, bago tuluyang lumabas ng silid. Dumiretso na siya sa banyo. Nang maisip na hinihintay siya ni Grant ay binilisan niya ang pagkilos. Ngunit nang maalala niya ang panenermong ginawa nito sa kanya, ay nagbagong isip niya. She would take her time taking a bath. Tingnan lang niya kung hindi mainis ang mayabang na yon sa paghihintay sa kanya. Kahit man lang sana pabalat bunga, ay pinakita nitong okay lang dito na doon muna siya tumigil pansamantala. Pero hindi ganun ang nangyari. Parang nga sinadya pa nitong iparamdam sa kanya ang inconvenience na pasensya niya sa bahay na ito. Bakit ba kasi napapayag pa siya ni Minda na magbakasyon doon? Pero malay ba naman niyang si Grant palang pamangkin tinutukoy ng kanyang manager? Mananatili pa rin ba siya sa bahay na yun kahit alam niyang hindi yun gusto ni Grant? Bahala na, sagot niya. Madali namang umalis at bumalik sa Maynila kung sakasakali, sabi ni Kali sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.